Ang unang requirements, kailangan maging masaya sa buhay. Kailangan positibuhan. Guys, nagbabara ang blessing. At malamang i-bless pag mayroong intention sa puso na galit. Ulitin ko, nabuli rin ako ng panahon, sitwasyon, kung sino mga tao, but I choose forgiveness. Ginawa ko inspirasyon yung sitwasyon na yun, kaya ako lumakas. Nila. The word revenge is negative. Ang sabi sa Romans, Apostle Paul, do not revenge, my dear brother, but leave it to the hand of God. Hayaan natin, may Panginoon, may Creator. Tama? Agree. So, hindi lang po negosyo ang binabago natin. Important ito ang characteristic. Kasi naniniwala po ako yung attitude na tinatawag, yan ang pinakamalaking parte sa tagumpay ng buhay ng tao. Hindi yung skills. 95% yan, 90%. Sabi ng mentor kong si Francis Miguel, may namatay na. Charles, ang daming taong mga nakuha ko dati, way back forever pa na sumali. Mga attorney pa, mga professional market nung panahon namin, pero hindi sila tagumpay sa buhay kasi ang meron silang puro pride. Pero ngayon, tinuruan ako ng isang GFD driver, baka kumita ng 100 million. Kasi nakikinig siya at nagpapaguro siya. Yes. Malinaw. Malinaw. Yun pong pinakamaganda. So, na-identify na ako sa akin dito. Kaya kung ina-aspire mo magiging leader, kung nandito ka lang, nagmamarketer ka na, nakapagpapilis ka na, magaling kang maghunt ng mga tao, kung sinong sasali ng mga tao, i-aspire mo magiging leader. Diba? Through training, madidevelop yan. Pero kailangan, may acceptance ka sa sarili mo. Dapat may mentor ka. Pag-isabi ka, mentor. Yan ang pinaka-importante. Diba? May mentor ka ng ganoon. Nakuha mo? Okay? Pangalawa, dapat alam mo motivation mo na tinatawag. Ngayon, pag alam mo ng motivation mo, kailangan mag-multiply ka. Ibig sabihin, na-spread mo yung good news. After that, dapat marunong ka mag-monitor ang negosyo mo. Itinuturo natin sa academy. That's the good thing. Wala ka na natin sa academy.